Oh, Casimiro got it! Si John Real Casimiro nga ay isa sa pinaka-exciting na boksingerong ating napapanood. Isang mandirigmang may natatanging angas at hindi nahihiyang ipakita ang tunay na emosyon niya sa lahat ng pagkakataon. Pero dahil dito ay hindi maiwasan na magkaroon siya ng mga haters. Gayunpaman, hindi natin may pagkakait na isa nga siya sa pinakamagaling na Pinoy boxer ngayon. May kakaibang lakas sa kanyang mga kamao na siguradong tatapos sa sinumang makakatikim nito. Pero hindi lang lakas ang kanyang ipinapakita sa ibabaw ng ring, kundi na din ang kanyang diskarte, pasensya at disiplina sa ibabaw ng lona. At ngayon ay ating hihimayin at aalamin ang lakas, estilo at diskarte na kanyang ipinamalas para pabagsakin ang mas malaking Zolani Tete ng South Africa at makuha ang WBO World Bantamweight Belt. Sa laban ay kitang-kita ang lamang ng South African pagdating sa height at reach advantage. May taas itong 5'9", mas malaki ng 5 pulgada kumpara kay John Real Casimiro at may 8 inches reach advantage din ito na kanyang ginagamit sa pamamagitan ng mga jabs. At bilang mas mahaba at mas malaking fighter, siguradong ang game plan nila ay pakainin ng matutulis na jab si Casimiro. Dahil sa haba ni Tete, ay kailangan ni close out ni Casimiro ang distansya para mapatamaan ito tulad ng ginawa niya dito. Isang jab na sinabayan niya ng paghakbang papunta sa outside foot ng kalaban na sinundan niya ng right straight. Ngunit hindi ito magiging madali dahil kailangan ni Casimiro ng isang mas malaki at mas mabilis na hakbang upang makalapit lang kay Tete. Mabilis na nabasa ni Tete ang atake ni Casimiro. Kaya naman sa sumunod na pagkakataon ay kitang kita na hindi na ilang si Tete sa unang jab na binitawan nito. Dahil alam niya na hindi yon ang intensyon ng Pinoy, kundi ang makalapit lang at makapagbitaw ng isang right straight tulad ng ginawa niya dito, na sinubukan niya namang ipatama sa katawan ng champion. Kung mapapansin nyo, pagbitaw pa lamang ng jab ni Casimiro ay malaking pag-atras na ang ginawa ni Tete para makapag-set up siya ng isang counter-attack gamit ang kaliwang kamay. Tignan kung paano sinukat ni Tete ang Pinoy para patamaan matapos niyang umatras. Ngunit sa pagkakataong ito ay nanaig ang quickness ng Pinoy at nakailag siya sa isa sanang matinding counterpunch. Dito naman ay matagumpay na nakapasok si Casimiro. Naging maganda ang positioning ng kanyang lead foot at nakapagpatama din naman siya ng isang body shot. Ngunit kasabay ng pagbitaw ng right straight ay ang pag-atras naman ng champion. Kaya naman hindi na ganun kasolid ang epekto ng kanyang suntok. Sa round na ito ay patuloy na itinataboy ng champion ng Pinoy gamit ang mga jabs. Makailang ulit ginawa ni Casimiro ang ganitong kombinasyon. Sa pagkakataong ito naman ay tinarget ni Casimiro si Tete sa kanyang ulo. Bahagyang kumunekta si Casimiro dahil hindi nakaatras si Tete. Bagkos ito ay yumuko at tinakpan na lang ang kanyang ulo para makaiwas. Kung ating titignan ay tinamaan talaga si Tete dito kahit yumuko na siya dahil matangkad nga siya at kinakailangan niya na mas babaan ang kanyang pagyuko para tuluyang makaiwas sa atake ni Casimiro. Na kanya namang ginawa sa sumunod na pagkakataon. Imbes na umatras ay yumuko na lang siya para iwasan ang suntok. Sa ikalawang round naman ay mas naging tahimik ang takbo ng laban. Dito ay makikita natin ang pasensya at disiplina ng dalawang boksingero, lalong-lalo na si Casimiro. Pansin na hindi siya nagmamadali at talagang nakafocus lang siya sa game plan ng laban. Hindi din siya basta-basta pumapasok. Gayon din naman si Tete, na halatang nire-respeto ang lakas at abilidad ng Pinoy. Naunang umatake si Casimiro sa ikatlong round at tila ba mas naging agresibo ito. Isang magandang double jab na sinabayan niya ng pag-abante at sinundan naman niya ng isang right body shot at left straight sa muka. Marahil nakuha niya ang estilo na ito sa ating pambansang kamao. Ito nga din kasi ang ginamit niyang kombinasyon noong pabagsakin niya si Keith Thurman. Bagaman mas agresibo ay hindi naman nagpadalos-dalos ang Pinoy. Kitang-kita ang disiplina sa sarili dahil hindi nagmamadali at talagang naghihintay lang siya ng magandang pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay muling nagbitaw si Casimiro ng jab para sukatin ang distansya. Matapos nun ay humakbang si Tete papalapit kay Casimiro
na siya namang natimingan ng Pinoy, kung saan sinabayan niya ito ng feint jab. Bagaman alam ni Tetey na ang kasunod noon ay isang right straight ay hindi na siya makakaatras dahil nga siya ay nasa forward momentum, kaya naman pinili na lang niya na yumuko para iwasan ang kamao ni Casimero. Tutal, yun din naman ang ginawa niya bago matapos ang first round kung saan sumuntok sa hangin ang ating pambato. Pero sa pagkakataong ito ay alam na ni Casimero na sa oras na makapasok siya at magbato ng right straight ay lalaliman lang ni Tetey ang kanyang pagyuko para makaiwas. Kaya naman nag-adjust na ang Pinoy at ibinaba ang kanyang pag-asinta para sumakto ito sa ulo ng champion. Nasa perfect body positioning si Casimero kung saan wala talagang ibang magagawa si Tetey kundi umilag dahil hindi naman talaga siya makakapagbitaw ng suntok sapagkat nasa blind spot nga niya si Casimero. Kitang-kita ang epekto ng suntok ni Casimero sa South African. Tila ba hindi nito alam kung bakit siya bumagsak o kung anong suntok ang tumama sa kanya dahil nga hindi niya ito nakita. Sinamantala naman ni Casimero ang pagkakataong ito. Dito ay lumabas ang pagiging isang brilliant finisher ng Pinoy. Hindi siya basta-basta nagbibitaw ng mga suntok, bagkus ay sinisigurado niya na maayos pa din ang kanyang mga binibitawang kombinasyon. Isang suntok sa likod ng tenga ang muling nagpabagsak sa champion. Muling binilangan si Tetey, ngunit sa pagkakataong ito ay tila ba binibigyan siya ng referee ng oras para makarecover. At yan lamang ang personal na opinion ko, mga brad. Pero gayunpaman ay hindi naman ito naging hadlang sa Pinoy para tapusin ang laban sa pamamagitan ng mga power shots. At yun nga, naging 3 Division World Champion si Cuadro Alas, John Riel Casimero. So yun lamang mga brad, ano, muli maraming salamat sa panonood at sana suportahan natin si Cuadro Alas John Riel Casimero sa nalalapit niyang laban kontra kay Duke Maika sa September 26. Sana po ipagdasal niyo ako sa darating na laban ko ngayong September 26 na po at malapit na po at sana magiging live po sa Pilipinas sa TV5, kaya abangan niyo po yung darating na laban ko. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please pakibigyan ito ng thumbs up, mag-subscribe ka na rin at pindutin ang notification bell button. I-follow nyo na din ako sa Facebook and Instagram. Once again, this is Shockrama TV. Thank you for watching. Until the next video.